nakaka-apekto yan. Mm. Pagkos, nakaka-apekto yan sa mood ng nagdadalang tao. Mood. Pwedeng mood. Mm. Diba? Pero kasi... pag hindi pinagbigyan, nagagalit. So, ibig sabihin, yung anak pwede maging masungit kasi lagi hindi pinagbibigyan. May humingi ng singkamas na pink. Yan, hindi mo mabigyan. Correct. Ang magiging effect nito, hindi sa anak, kundi dun sa nanay na mainit ang ulo. Diba? Eh, kailangan mong hindi painitin ang ulo ng nanay kasi in order to protect the child inside the womb, you have to protect the mother. Pero alam ko, alam din naman ng mga kababaihan, ginagamit lang talaga. Inaabuso nila. Meron ako nabasa na article na ganyan, na parang, what will you miss most about pregnancy? So, so ang daming mga comments, yung mga ano, kasi ako yung namimiss ko about pregnancy is yung movement eh. Yung movement inside the womb. Tsaka yung mga, di ba may mga post ako dati, makikita mo talaga yung parang nag-wave. Yung gumagalaw, amazing yun eh. Yung sa alien na pinabalaw. Oo, parang alien. Correct. Yung may parang lumayo, yung akala mo lalabas. Yung tumatadyak-tadyak yung bata. Nakakamiss yun. Yung parang akala mo, basta bumabalentong siya doon. Tsaka yung secondly yan, yung ano, yung sinasabi mo na, na yung lagi kang pagbibigyan. Yung lagi kang, for 9 months, lagi kang may rason. Parang hindi ka i-judge kung antuking ka. Hindi ka i-judge kung... may timang batok mo. Oo, may timang. Tsaka kung ano, marami kang demands. Kasi nga, it's hormonal eh. Diba? Na parang, gusto ko eh. Eh, di mo nga pwede pag hindi pagbigyan kasi nga in order to protect the child, you have to protect the mother. Kita so, nyo, yun sinasangkalan nyo pa yung anak nyo. Hayaan mo na kasi after 9 months ang pagpupuyat sa nanay din naman. Sinong tatay yung nagpuyat, ha? Ganun talaga yun. Totoo yan. Ingatan yung mga, ingatan ng ina para mga maingatan din ng anak, ha? Ang mga bata sa, ang bata sa loob ng tiyan. Nang sinapupunan, ganun. Ba't tayo napunta doon? Sa genetics. Genetics, oo. Diba? So kung ano yung mga itso, yun yung paniniwala ko, diba? Once nag-eat, tsaka yun yung scientific explanation, tama ba tangenyo? Na once na nag-meet na si sperm at saka si egg, yung DNA niyan, kung brown man ang mata niyan, kulot man ang ano, nandun na yun. So kahit maliban mga... maliban na lang anak, kung may medical condition, correct. Yung mga albino. Yung mga ganon. Pero otherwise, created na siya. So, hindi makaka-apekto yung lagi kang kumakain ng siopaw para pumuti yung anak mo. Hindi rin makaka... Dati, ano, nung buntis ako, pinagbabawalan ako kumain ng sampalok kasi wala... Kasi maitim. Iitim yung anak mo. Sabi ko, in the first place, yung asawa ko moreno. So, kung ang anak ko ay maging moreno din, walang duda. Hindi na so wala siyang ano, wala siyang yung lihili. Hindi ako naniniwala ako sa nga, pinagliha ko ng nanay ko sa taho eh. So in-expect nila maputi ako. Oh, yung pala. Ko, hindi, maitim din ako. Oh. Arnibal. Kasi. Yun pala yung gusto ng nanay ko. Diba? Eh, di ba? Hindi, walang katotohanan. Wala. Dinuguan din. Diba? Sabi ko, pag daw paglabas ko, duguan natural. Siyempre talaga. So walang katotohanan. Ano lang yan, yung parang of course meron cravings kasi nga hormonal, parang hindi namin maintindihan kung maasim ba, maalat, matamis yung gusto namin, yung mga ganun. Kaya dapat pinagbibigyan para lang lagi siyang good mood. Kasi nga in order to protect the child, you have to protect the mother. Yun. Dear Nicole and Chris, hi tanghenyo! Tambalanisan niyo po ako since 2006. Uy, matagal-tagal na. Ano po ba dapat kong gawin sa mga taong sobrang pinipressure ako na magkaroon ng boyfriend? I'm in my late 20s and parang feeling ko society says na dapat may boyfriend na at this age. Nakakainis lang. Eh, wala eh. Kasalanan ba maging single? Nakakainis ha? Ramdam kita. Ano po ba ang dapat kong gawin? Yan. Eh di wala. Kung sa tingin mo eh, your life, kasi your life, your rules. Diba? You take control of your life. Alam mo, ito lang ang ano eh, natutunan ko sa buhay. Kung makikinig ka sa lahat ng mga tao sa paligid mo, you'll get confused. Mako-confuse ka eh. Kaya makinig ka lang sa certain people that that you trust. Kasi kung makikinig ka sa opinion ng lahat ng tao, talaga ikaw mismo maguguluhan ka. Labo-labo yan. Iba-iba kasi sila eh. Iba-iba, diba? Oo. Kasi ang matamis sa akin ay maaaring hindi matamis sa'yo. So ang opinion mo ay iba sa opinion ko. Totoo yan. Unang tanong namin na choice mo na ba? Gustong-gusto mo na ba? Or nape-pressure ka lang kasi sinasabi ng mga kaibigan mo, ng environment mo, na uy, mag-boyfriend ka na. Correct, kasi nasa late 20s. Kasi minsan may mga pag-ano pa, uy, ano na, dapat. Ano na, soltera na. Tsaka magsasara na yan mga
ko, natakot ka pa. Eh, pagkagalo, nakakaili talaga. Hindi, kasi may mga ibang wala silang pakundangan, ha? Hindi sila. Di ba kapag ka minsan yung nag-o-opinion, ang puso. Dire-diretso na parang, huy, Romeno ka naman. Baka may nasasaktan, di ba? Mga sapot ng gagamba na yan. Grabe. Baka ginagagamba na. Sinaputa na ng gagamba. Diba? Diba? Eh, yun nga, tama yung tanong mo. Is it really your choice to be single? Mm. Yun yung una. Tapos pangalawa, tanong din namin sa'yo, real talk na ha? Or hindi ka, wala nang hindi talaga. Hindi kasi pwedeng ganun ha? Ay, hindi ka talaga ligawin. Ganun. Oo. Kasi natatandaan ko, partner, nung college ako, lagi ko yung sinasabi, it's my choice. Yes. Gusto ko magka-boyfriend bago maiana after graduation. Pero yung totoo, walang lumalapit. Hindi talaga. Wala ka pa bang niloloko kundi ang sarili mo. Promise, mag-aaral muna ako. Ganyan. So kaya rin ako nagsipag eh. Kasi ano pa bang mga gagawin maganda ko? Maganda naman nag-infect sa'yo in fairness. Kasi ano pa bang gagawin ko? Diba? Hindi na nga ako ligawin. Hindi pa mag-aaral. Eh, nangangangan na yung buhay ko. Diba? So talaga nag-focus ako sa pag-aaral. So yun yung tanong din namin sa'yo. Real talk na. Hindi ka naman kilala ng mga ano eh. Hindi ka din naman namin kilala. So this is a question that we ask you. Is it really your choice? Diba? Or talagang hindi ka ligawin. Yan. So, yun yung kailangan mong i-assess sa sarili mo. Pangatlo. Ano pa? Hindi ka maano, hindi ka maganda. Yun na yun, grabe, tinagalan mo pa. Super, that's a radical short to injury. Hindi kasi magkaibang bagay yan. Kasi meron akong kaibigan. Maganda. Oh, pero hindi ligawin. Pero so meron yung, hindi maganda, pero ligawin. Okay. So yung sa'yo, na, yung number real three mo. Real talk ka mo. Real talk. Hindi, okay. I get it. May valid. Valid yun. May mga hindi ligawin, kahit maganda. Pero meron din namang number three, hindi talaga ligawin kasi tsaka. Okay, doon na tayo. So alin ka doon? Okay. So, hindi. Maganda kasing aware. Oo, maganda yes, aware. Yes, maganda yung aware ka. Kasi kung halimbawa, number one, ano ba yung number one natin, nape-pressure ka lang sa mga tao sa paligid. Mm. O, pag sinagot mo yung tanong na nape-pressure lang at ayaw mo naman talaga at choice mo naman talaga maging single, edi dead-matology sa mga sasabihin nila. Yan. Diba? So, number one solution number yun. Number one solution. Although it's very difficult, nakakainis, nakakabwisit yung mga opinion nila, di ba? Pero lahat ng tao magkakaroon ng opinion sa buhay mo. Correct. Mga affected sila, alam mo yung ganun, yung natatakot sila sa pagkasapot ng ano mo. Sinasapot ka yan! Natatakot. Baka rin kasi concerned in fairness. Oo. Diba? Pero kung tama yun, kung kaya mo pag-aralan na hindi ma-pressure sa sinasabi ng ng mga kaibigan kasi mo. Kasi alam mo, it will never end eh. Even if you have gawin a boyfriend, mo. Ang susunod na tanong nila, ang tagal nyo naman mag-boyfriend, kailan kayo magpapakasal? Pag nagpakasal kayo, ano na? Hindi pa ba na nasusot? It will never end. So dapat ngayon pala nagpa-practice ka na hindi dapat maapektuhan sa sasabihin ng mga tao sa paligid. Tama. So pangalawang concern natin, issue is hindi ka ligawin. Okay. Diba? So dalawang bagay kung ba't hindi ka ligawin. Diba? Maaring... May amoy. You're also adding insult to injury. Kakadagdag ka eh. Hindi, may mga ganun. Kahit sa mga sayawan sa probinsya, magsatakabat ang gandang-ganda, walang sumasayaw. Kasi pinapitan mo na. May amoy. Nananapak yung amoy. Uulitin namin na pinapaliwanag namin sa iyo ito para lang makita natin lahat ng possibilities. Buong scenario. So, maganda ka nga pero may amoy ka naman. Merong ganun eh. Or maganda ka nga. Amoy bulok na karne. Or amoy bayabas. Di ba may amoy bayabas sa makaho? O diba? May ganun din na may paagad. Ganyan. Or maganda ka nga pero masungit ka. Yeah, or maganda ka nga pero aloof sa'yo yung mga tao kasi may ganun na dating, di ba? Na parang hindi ka mukhang mabait. Ganyan. Tama. Ganun. So, kung sa tingin mo that's the issue, then pwede mong isipin na baka masyadong mapula yung labi ko, nakaka-intimidate. Yan. Yung mga ganon. So number three, hindi ka ligawin kasi tsaka ka. Okay. Okay. Sa mundo ngayon, Kabisyo, na uso na ang teknolohiya. Yan. Diba? Mag-download ka na ng app. Download the app.
up at maraming free? Or kung meron kang budget, di ba? Bakit hindi ka magpa-enhance? Kung yan, sa tingin mo, di ba, yun yung mga paraan, di ba? So, yun lang. Yun lang yung sinasabi namin. And, basta, pero bottom line, huwag ka na magpa-pressure kasi, alam mo, dama. Itong mundo ngayon, actually, feeling ko mas late na eh. Sabi nga, 40 is the new 30. Totoo yan eh. When you're 40, you don't really feel like it. Parang 30 ka lang talaga. Yung mga ganon. So, hindi na uso yung katulad noon na parang kailangan magpakasal ka na in your 20s. Hindi na yung uso. Kasi, alam mo, nakikita ko sa Facebook, meron ako mga klase na, syempre, ka-age ko, kaklase ko sila, di ba? Na, ngayon pa lang sila pinagproposan, ngayon pa lang sila ikakasal, o ngayon pa lang, itong age na ito, palang magkakaroon ng unang anak, o nagtatry na mag-conceive. Eh, nung araw kasi noon, kapag ka 40s ka, nag-isip magpakasal, or ano, parang, iba na yung tingin sa'yo. Matandang dalaga ka lang. Soltera tingin sa'yo noon. Hindi ganun eh. Ako napatunayan ko yan eh. Dati kasi may nagsabi sa akin ng ganyan na parang, ano, natatakot akong ano eh. Lagi yan eh. Natatakot na kasi ako magbuntis ng una or pangalawa eh. Tapos lagi kong tanong, ilan taong ka na ba? 32. Tapos sabi ko, uy friend, nabuntis nga ako at 39 eh. Oh, sipi mo diba? Yun. Na hindi nagkaroon ng complication. Ang only normal delivery pa. So, alam mo yun, ang complication lang was na stress ako during pregnancy. Apart from that, wala. But diba? Everything so, is normal. So, ibig sabihin, pwede at posible. So, diba? Wag mag-pressure. Makinig ka sa mga ganyang klase ng kwento. Diba? Makipag-usap ka sa ganyang klase ng tao. Huwag ka makikipag-usap dun sa mga bata nag-asawa, yan, bata nagbuntis. Maagang lumandi. Oo, ganun. Kasi mapapressure ka talaga. Lalo na sasabihin nila, dapat yung anak mo, mas maganda kung yung anak mo, eh, kasama mong tumatakbo. Gets ko yan eh. Ako, hirap na akong habulin yung anak ko. Pero, anong gagawin natin? Kanya-kanyang oras yan eh. Kanya-kanyang kapalaran, kanya-kanyang oras. What may be my time is different from your time. Di ba parang in the same way that ang oras natin ngayon sa Pilipinas ay 8:21 a.m. 8:21 p.m. ngayon sa New York. Diba? Hindi ibig sabihin nun na magkaiba tayo. Alam mo yun, yung kapalaran natin magkaiba. Magkaiba kasi, magkakaiba kasi talaga tayo ng oras eh. Correct. Diba? Kanya-kanya tayo ng pagkakataon. Kanya-kanya ng panahon. Yes. So, ulitin namin, huwag kang ma-pressure. Though, given talaga yun eh. Lalong-lalo na kunyari, lima talaga kayong close na mga magkakaibigan. Sabay-sabay kayong graduate. Halos sabay-sabay kayo nagkatrabaho. Correct. Lahat na milestone sabay-sabay. Tapos pagdating sa relasyon, ikaw yung feeling mo na iiwan. So medyo nakaka-pressure talaga. Totoo lahat yan. Sila may jowa na ikinasal na. Correct. Ikaw wala pa. Always the bridesmaid, never the bride. Yan. Laging ganun na eksena. Pag may date, ikaw yung third wheel. Oo. Pero kasi, hindi mo pa time. Ganito na lang siguro ang gawin mo. Let's go back to basic. Tandaan mo na palagi na ultimate purpose of human life is to be happy. Correct. Tanongin mo sarili mo, masaya ka ba na single ka? Hindi kung masaya ka, hindi, that's it. That's the purpose of life. Yan. Enjoy mo muna. Ayun. Yun yung time mo ngayon. Kung hindi ka masaya na single ka, eh di lalandi ka. Di ba? Tama. Ka tama. Hindi na yung antayin mo si Mr. Right. Hindi, wala na yun. Lalandi rin kasi. Mahirap na. Saputin na ng husto yan. Baka 10 gagamba na lang. Nakakatakot. Gagamba na lang makikinabang. Scary. Tapos kung kailan ka magkaroon ng asawa, mahirapan siya hanapin. Kasi puro sapon. Diba? Okay lang, virgin forest. Baka may ermitanyo na nakatulak. Di ba yun yung nahanap? Grabe sa may ermitanyo na nakatira. Nakaka-lurking. May paraan. May paraan. Na. Ako ko sa tingin ko nga. So assess. Self-assessment. Kailangan, self-assessment ito. Kailangan real mo yan. Real talk sa sarili. Totoo. And the feeling ko, no, yun talaga yung pinakamadaling gawa ng paraan. Yung humanap ng relasyon kaysa bumuo o mag-establish ng ano ng career. Kung ikaw. Talaga ba? Oh, feeling ko lang. Nasa mid ako. Oo, kasi pwede kang gawa ng paraan ura-urada. Parang feeling ko mas mahirap maghanap ng love life kaysa career. Ah, depende. Ako mas madali sa akin humanap ng depende sa itsura daw kasi. Ang yabang naman ni Chito. Akala mo naman
kinisa. Kainis to. Eh, Christopher eh. Iba din. Batiin na nga lang natin si Joanne Malaylay ng Star City. Galing kayo, Virgia Quezada of Ezapsa. Good morning. Happy birthday, Miss Joanne Malaylay. Ay, good morning na rin din kay Alfie Corros dyan, nakikinig sa atin all the way from Antique. Ayan. O, oh, diba? All the way from Santa Monica. Lahat ng mga kabisya natin na nanonood via Facebook Live, Santa Monica Boulevard dyan sa US, and Santa Maria Bulacan, Ryan! Pagsala, Santa Maria. Santa Maria. Kasi ganun yun, nung pumunta ako ng US, ganun talaga. Sabi ko, uy, yung pala yung Santa Monica. Sabi niya, it's Santa Monica. Sabi ko, grabe siya sa akin. Santa Monica. Ang daming, diba, yung walang, walang, ano, walang T, basta ngungungo, Santa Monica. Yun yung discard doon. Internet. Ay, saan ka, diba? San Antonio. Hindi San Antonio. Hindi, San Antonio. San Antonio. Tsaka yung, San, taga saan ka? San Andres. Oo, diba? San Andres. San Andres. No! San Andres. Nakakainis. May A's. San Andres. Diba? Mm. May lugar nga daw sa Cavite. Mm. Para na sana yung mga tao doon sa Eus. Oo, so, Zeus? Oo. So, alam ng mga tao sa Eus. Taga Cavite ka. Ewan ko, nadidinig mo siya. Zeus. So, meron tayong ano dito, staff na mabayad sa Zeus po na artihan yung mga tao sa kanya. Nagalit. Nagalit yung mga taga Cavite. Hindi ka taga dito, no? Bayad sa Zeus lang. Tingin na lahat daw sa kanya. Nainis yung mga taga Cavite. Sabi din driver sa Zeus. Zeus kasi yun. Oo nga. Hindi, hindi taga doon. Oo, parang oo, bagong salta. Bagong salta. Kasi kung taga doon ka, parang kahit alam mong Zeus yun. Siguro dahil nga. Makikiseus ka na rin. Makikiseus ka na rin. Makamang ma-artem sila sa'yo eh. Pambihira. O siya mga kabisya, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamaya alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Gambio King Chris Chuber. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa magtutrash ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang walang problema. Thank you.